Ayan guys, andito ako ngayon, kasama niyo na naman ako. Dahil iibahin natin ngayon. Ipapakita ko naman ngayon guys, kung paano ba gumamit ng, unahin ko muna yung digital tester. Itong digital tester, gamit na gamit talaga to. Kahit technician ka pa o hindi, kung nasa bahay ka lang na gusto mong ikaw yung mag-repair, mag-DIY, kakailanganin mo to. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng napakasimpleng guide kung paano gumamit ng digital tester. Itong gamit ko ay Fluke 336. Medyo luma na to, matagal-tagal ko nang ginagamit to. Ito, ang tawag naman dito ay test probe. Yung pula, kadalasan ang pula, positive. At ang itim, negative. Set natin sa una, yung pinakauna. Ang nakalagay dyan, AC volts. Alam naman siguro natin na yung AC volts, yun yung kuryente na nanggagaling sa ating mga saksakan dito. Kaya, ang pag-test lang natin ito, ipasok nyo lang tong dalawa na pag nakaset na kayo sa AC. Pasok nyo lang tong dalawang test probe. Yan, dyan. Makikita nyo na kung ilang voltahe yung lumalabas doon sa ating saksakan. Naka-read tayo ng 231 volts. Normal lang yan. Kasi, di ba ang alam natin, 220. Yung 220 kasi, parang standard nyo lang yun. Pero okay lang na lumagpas siya ng konti. Huwag lang sobra-sobra. Okay lang din na bumaba ng konti, pero konti lang din. Bali, eto yun, mas okay na yung sombra kaysa yung kulang. Yan. Okay na, yun lang naman ang kadalasan natin pinagagamitan ng ating mga, ay ng ating AC volts, pagka nagtitest tayo ng AC volts. Eto, example lang na outlet. Pero yung kadalasan yung mga outlet na nakasaksak sa pader, extension, yan, pwede natin makuha nun gamit yung tester. Sunod na natin guys kasi hindi naman ganun kadami ang pinagagamitan ng AC. Talagang saksakan lang yan. Tapos magagamit din pala siya sa mga appliances na kung para kung mag tinatawag namin doon voltage check. Pero medyo malayo na yon. Ang gusto ko lang ituro sa inyo yung basic. Kaya okay na yon. Basta malaman nyo na may power yung outlet, okay na yon. Pwede na kayong mag continue sa pag-repair. Ngayon, isunod natin yung DC. Pag sinabing DC, ang AC kasi, alternating current. Ang DC, direct current. Pag sinabing direct current, meron siyang positive, may negative. Ngayon, ang tanong, ano ba yung madalas may positive, tsaka may negative? Diba? Unang-una, is battery. Ang battery natin, kahit anong klaseng battery yan, may positive, may negative. Pangalawa, yung AC to DC adapter. Or yung mga charger ng cellphone, charger ng laptop, gumagamit ng adapter. Yung adapter kasi, kadalasan ay DC siya. Tapos, pag magtetest kayo ng adapter, meron kayong makikita dito na symbol dito, yan. Para malaman nyo kung ano yung nasa loob, positive ba o negative. Pero ang kadalasan, ang pinakamadalas na ginagamit, yung positive, nasa loob. Kaya pag magtetest kayo nyan, nasa loob yung positive. Kung ano yung nasa loob, yun yung positive. Yun yung kadalasan guys ha, pero mayroon din kasing iba na baliktad. Yung positive nila nasa labas. Pero bibihira yun. Bihirang-bihira. At ito din, papakita ko din sa inyo na meron, pwede nyo din siyang gamitan na matest yung voltahe dito sa ating converter. Iba't iba yung klase ng battery. Madaming battery. May 9 volts, ito 1.5 volts. Pero alam ko low bat na to eh. Meron ding yung 9 volts yung pa-square. Kukuha ako sandali. Ito yung sinasabi kong 9 volts battery. Meron siyang positive. Yan, meron siyang positive.
mayroong negative. 'Di ba? Positive, negative. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag-test nito. Sa pag-test nito, i-set nyo lang sa DC. Sa ano to guys ha? Sa digital. DC, pag na-set nyo siya sa DC, yung positive, sinabi ko na kanina, yung positive, pula. At yung negative, sa itim. Didikit nyo lang po yung positive dito at yung itim dun sa baba. Ayan, nakikita nyo. 1.1 volts. Kaya low bat na to, itong battery na to. 1.1. Ngayon, tanong nyo siguro, paano kung magkabaliktad? Ano mangyayari? Ang sagot po dyan, pagka digital po yung gamit mo, okay lang. Wala pong mangyayari. Magkakaroon lang po siya ng negative symbol sa harap. Yan. Negative 1.1. Kasi baliktad po. Kaya nag-negative siya. Game next. Okay na tayo sa battery na ito. Isunod natin yung battery na 9 volts. Pag sa 9 volts, ganun pa din. Positive sa positive. Ang positive natin ito. Then next, yung negative. Okay. Naka-read pa tayo ng 9 volts. Ibig sabihin, good na good pa tong battery na to. Ngayon, subukan ulit natin baliktarin. Pag nagkabaliktad, paano kung magkabaliktad? Pag nagkabaliktad, ayan. Ba't bumaba? Meron tayo na read na negative 8.8 volts. Stinga natin ulit pagkatama. Ayan, bumababa na siya talaga guys. Pero bumalik ng 9.0. Game. Next. Paano kung charger ng... Example, ito. Ito, power adapter lang to. Hindi talaga charger. Kung nari charger to, ang capacity kasi nito, dapat ang output niya ay 0.8 volts. 0.8. Dapat may mayroon tayo na 0.8. Ay, na 8 lang pala. 8 volts. Hindi siya 0. Ngayon, sabi ko kanina, ang positive po natin ay yung nasa loob. Pasok lang natin nasa loob. Yung nasa labas, yun po yung negative. Negative. Yan po. Ito, sira na yata. Sira na tong adapter na to. Hindi na siya nag-read ng kung ano talaga yung dapat na nasa kanya. Yan. Bumaba siya ng bumaba guys. Sira na to eh. Kukuha ako ng medyo okay-okay ah. And guys, meron ako nakita mong isa pa. Ito 12 volts naman siya, 12 volts. Testing natin ha. Kasi yung isa nagluloko yung isa kanina. Ito, basta yung positive nasa loob pa din. Common yan. Yung nasa labas, yun yung negative. Okay. May read pa tayo na 14 volts. Medyo nagluloko na din to kasi nagbataas-baba yung ano niya, voltage. Kaya hindi na pwedeng gamitin to. Pero ganyan lang. Ganito lang yung pag-test kung may voltage pa na lumalabas. Sa DC. Game next natin yung isa pa sa DC. Magbibigay pa ako ng isa sa DC. Para mas malinaw-linaw. Game. Ito kasi may selector switch. May selector switch po siya kung gusto mo ng 3 volts, 6 volts, 9 volts. Game. Ipasok na natin tong test probe dito sa positive, yung pula. Negative, yung itim. Di ba? I-select natin ng 3 volts. Tingnan natin kung ilan yung may read dito. Game, 3 volts. Okay. 3.2, 3.3. Select natin yung 6 volts, yung susunod. Okay, nag 7. Good din yan. Okay yan. Next natin, 9 volts. Yan. 11.8, 11.9, 12. Okay lang yan. Basta lumagpas, okay lang po yun. Kasi kadalasan lumalagpas po talaga. Kahit sa battery, yung mga ganitong battery po, pag binili nyo po yan, kuwari ito 9 volts, lagpas po yan sa 9 volts. Pag ito po, binili nyo, 1.5 lang to dapat eh. Yung capacity nito. 1.5 volts lang to. Pero pag bumili kayo ng battery, i-tester nyo, ang makiread nyo dyan, 1.7, 1.8. Talagang sobra po yun. Next, yung 12 volts. Pag nilagay natin sa 12 volts, may madidetect tayo na
16 volts. Okay lang yan guys, okay lang yan. Ganun talaga pagka sa DC, pati sa AC, mas okay, pinapalagpasan talaga nila yon. Okay, next na tayo. Okay na tayo dito. Etong susunod guys, ito yung pinaka-common na lagi kong ginagamit. Ang pinaka-madalas. Yun yung resistance. Yan. Para matrace natin kung may putol ba yung wire, may mga ganon. Ito ang kadalasan kong ginagamit, resistance. Nakikita nyo naman yan kung lagi kayong, yung mga lagi nanonood talaga sa mga video ko. Yan. Malalaman mo pag good yan, pag may reading or pag sa switch dapat magsisiro-siro yan, gaganyan. Pati sa wire. Testing natin, saan ba ginagamit ito madalas? Game, dito. Wari itong saksakan o itong wire. Wala siyang boltahe, patay yung kuryente. Ang gagawin nyo lang, pwede nyo pagsabayin itest ng dalawa. Tapos, titignan nyo lang doon sa kabila. Didikit nyo lang, pag tumunog, ibig sabihin, wala pong putol yung wire. Testing natin ha. Yan. Ibig sabihin, buo po yung wire natin. Sa kabilang linya, buo din po. Ngayon, kung gusto mo isahin, pwede din po. Tingnan natin. Kung saan siya. So, yan. Buo. Lipat natin sa kabila. Buo. Ganon din po yon. Bali, ganon yung pag-test ng wire. Kung buo yung wire o putol. Kailangan lang po may tutunog o may reading kayo ng mark 00 siya. Game, fixan natin yung switch. Siyempre, kadalasan natin tinitingnan pag bago yung kabubukas lang natin. Kung may power, susunod natin yung pinaka-switch. Kung buo ba yung switch, baka mamaya ang sira lang yung switch. Ngayon, pag switch, ilagay mo lang po yung isang dulo sa kabilang dulo. At magkabila. Yan, ganyan. Yan, naka-off kasi yan. Pag nakatapat sa zero, naka-off yan. Pag pinindot ko to, dapat gagalaw yan. Up. Yan, gumalaw. Andali ah. Okay, 1, 2, 3. Yan. Magsisiro-siro siya talaga. Kasi, ibig sabihin, continuous lang yung kuryente, kung sakali may kuryente. Buo siya. Ngayon, off. On. Off. Yun yung kadalasan ginagamitan. Mga switch, yung wire, kung buo yung wire. Ngayon, testingin natin dito sa paano pag sa ilaw. Mga fluorescent, yung mga sinaunang fluorescent, hindi pa to LED ah. Ito, fluorescent din to, na maliit lang. Pag fluorescent guys, pag magte-test kayo, yung dito ah, magkabila. Etong isang side, dapat may reading to parehas. Pag wala, kagaya nyan, ibig sabihin, sira na po yan. Pundi na to, itong kabilang side. Ngayon, ito naman kabilang side, readingan din natin. Yan, may reading siya. May nakikita kayong paggalaw sa ating tester. Ibig sabihin, itong side na to, buo. Pero pagkaplo sa ilaw po na fluorescent, dapat meron dito. Ganun dapat yung reading nyo. Kaya ito, hindi na to pwede, pundido na po ito. Ito po, buo. Pakita ko sa inyo ha, pagbuo. Pagbuo naman po, ganito po yan. May marireed po kayo dito. Yan, meron. Pag inikot nyo sa kabila, dapat meron din po yan. Yan. Bali, buo pa to. Ito, buo ito ha. Ito din po yan. Ito yung ginagamit ko na ilaw na to. Ito yan siya. Bali, ito naman, yung AC amperes, tsaka DC amperes, sa mga susunod na video ko na lang ituturo yan, kasi medyo hindi naman gaanong kadalas ginagamit to.
lalo sa mga bago na nag-repair-repair, yung gustong mag-repair na sarili, nagdi-DIY, hindi nyo masyadong magagamit to. Ito lang yung basic na tatlo, AC bolts, DC bolts, tsaka resistance. Kaya, yun, bigyan ko kayo ng isang example ng gamit. Meron ako dito na hair blower na ang problema kasi nito, blade. Wala na nabibilan ng blade ng pan. Paano i-troubleshoot to? Ngayon, kung sakali, hindi mo pa isasaksak kasi kadalasan ang ginagawa ko, hindi ko muna sinasaksak. Itapat nyo, idikit nyo tong magkabilang dulo, tapos dapat nakaset kayo ng resistance. Yan guys ha, dapat yung symbol na to, yung symbol na to makikita nyo sa inyong mga tester. Tapos dito, lalabas din yung symbol sa baba. Okay? Lino pa ba? Yan. Ito, nakalagay na to sa magkabila. Ito yung wire nyo. Pag ititest natin to, nakalagay na to sa magkabila. Kabilang wire ng blower. Pag ititest natin to, meron kasing nakalagay na yung pan niya, pan speed niya, 1. Tapos yung pan speed niya, 2. Yung pan speed na 1, sira na po. Hindi na siya gumagana. Pan speed na 2, may reading. Ganun lang po yung paggamit ng tester. Yan, off. Off, on. May reading po ulit. Ganun lang po, napakadali lang po. Guys, actually, dalawa yung digital tester na ginagamit ko. Madalas, ito yung ginagamit ko pag dito lang ako nag-repair sa loob ng bahay. Ngayon, ito naman pag nagsiservice ako sa labas. Kasi medyo maliit siya at mas magaan siya bit-bitin. Ito kasi medyo bulky tsaka medyo mabigat-bigat. Kaya ito pinang ginagamit ko sa bahay, ito pag nagsiservice ako. Kaya madalas, kung mapansin nyo, ito yung gamit ko pag nagsiservice. Yan. Ganun din siya, kompleto lang, parehas din lang nandito. Ito, amperes, bolt, AC bolts, DC bolts, resistance. Ito sa hertz. Pero bihira din po magamit ito. Ito, tsaka yung ampere, bihira po. Itong tatlo lang talaga yung common na ginagamit. At ang kagandahan lang pala po sa digital, kasi hindi ka na mahihirapan magbasa ng mag-i-reading ka ng voltahe. Hindi ka na mahihirapan kasi nakalabas na mismo dyan yung kung ilang voltahe. Isusunod ko pong gawa ng tutorial yung paggamit ng analog para ma-compare nyo din kung ano yung pagkakaiba nila, kung ano yung sa tingin nyo mas madali gamitin. Para sa akin kasi, mas okay ako sa digital. Sa digital po, pwede mo din gamitin na pag sinaksak mo siya, pwede mong pindutin yung hold. Pag naka-hold na po yan, pwede mong tanggalin. Kunwari, papakita mo dun sa supervisor mo o sa boss mo o sa asawa mo na ito yung na-read ko. Pwede mo nang bit-bitin to nang nakaganyan. Hindi na mawawala yun nandyan. Kasi naka-hold siya. Ngayon, pagka okay ka na, pwede mo na i-off pagka nakita na nila. Ganun lang siya. Para mag-reset na siya ulit. Yun ang kagandahan sa digital. May hold. Kasi sa analog, papakita ko lang sa inyo. Kasi ito po yung analog na sinasabi ko. Analog tester. Pero sa susunod na video ko na po, papakita kung paano gamitin to. Ang kaibahan lang nito, ito walang hold. Kaya pag ni-read mo siya ng nag-test ka ng voltahe, wala na, hindi mo na pwedeng ipakita kung kanino na yun yung na-read mo. Depende na lang kung nandyan siya mismo sa tabi mo, makikita niya. Kaso babasahin niya pa yan kung ilan yung voltahe. Isusunod ko po ito, papakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung analog. Sana may natutunan kayo at kung nakatulong po sa inyo tong short tutorial video ko kung paano gumamit ng digital tester, please like, share, and subscribe. Thank you!